ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po muli si Kasendo at si Doc Sosi. Si Kasendo po ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at si Doc Sosi naman ang veteranong veterinaryo. Ayan! Kamusta po? Magandang araw! Hi Amy, magandang araw sa inyong dalawa. Nakita-kita na naman tayo. Sana marami tayong matulungan. Opo. Maganda tong mga episode natin kasi talagang nakakabigay ng encouragement saka information para sa ating mga manonood. Yes. At least ano, malalaman ng mga gusto mag-agri kung ano bang may option sila, di ba? At least makita nila kung ano ang klase, kung ano. Pero minsan, sa sinabi, 1,000,000 yata, 50,000, okay yun. 10,000,000. Ganda yun. alam mo, Amy, Kasendo, ang dami palang mga bagay sa agrikultura na marangal at saka kikita ka at maraming mga pamilyang nabuhay dahil sa agrikultura. Oo. Maraming hindi nakakaalam yan. Totoo. Pero ilalayo ko muna kayo dyan. Ang tanong ko po, ito'y papasok na ang Pasko. Tinanong po din si Doc Cora at saka si Doc Kit eh. Kamusta po ang mga Christmas party nyo? Ano ko si Sendo? Si Sendo, mas social sa akin eh. Kung madala sa party yan. Sa party, hindi kami nag-attend eh. Pero pwede sa Zoom party. Yung Christmas party ng association ng fertilizer. Ginawa ko February 13 eh. Chinese New Year na lang. Baka matapos na yung vaccine. Okay. Paisip ako dun ah. Eh, ikaw ka, Doc, nakapag-attend ka ba via Zoom din? Wala, alos hindi ako lumalabas. Laging nandito lang sa farm at saka kahit na nandito sa farm. Ay, hindi. Nandang na tayo. Ingat. Minsan tamaan ka, baka hindi na tayo magising. Kaya, ingat wala lang. Wala ng party mapuntahan. Oo, marami forever. Tayo. Marami pa tayong episode. Yan, marami pa tayong episode na pag-uusapan. Kaya ka nalang, ingat tayo. Opo. And alam mo po, kaya ko naman po na-share. Kasi ngayon, ang mga party nga, virtual na, gamit yung Zoom. Pero kasi, Doc Sosi, ang ginagamit nila, alam mo yung pagdating ng alas 12 o dating na ng hapunan, may kakatok sa bahay mo, may dalang hamon, may dalang pagkain, may dalang handa, provided ng opisina. Ganun ang pa-Christmas party nila ngayon. Eh, kaya balak ko, ano eh, yung February, kung wala pang vaccine, ang gagawin ko is papadala ko sa kanila yung, ano, yung spaghetti. Tsaka dapat dun sa Zoom party, nakaluto yun at papakita na kumakain. Yes, sabay-sabay pa rin yung makain. Tapos kung wala silang pagkain, hindi sila kasama sa raffle. Ay, ganun? yung raffle ang malaki kasi worth 500,000 yun. Wow! Ay, masarap na masumama dyan sa Christmas party na yan. Feb 13 po, no? Doc, tandaan mo na. Oo nga. Mag-gatecrasher tayo dyan. Pero alam mo, nabalitaan nyo ba yung hamon tumataas ang presyo? Yes, sige. Ay, opo, yun nga, Doc Sosi, ang sasabihin ko. Kaya ako nabanggit itong hamon. And
sabi ko, ano nakarausapan natin, lahat nagmamahal. Eh, ito, pati puso ko, nagmahal na rin. Tinanong lang sa akin eh, nung interview kung kamusta ang hamon, sabi ko, siyempre tataas kasi tumaas yung karne, di ba? Imposible naman na tumaas yung karne, hindi tataas yung hamon. Automatic 'yan. Kaya dapat ano, protektahan natin pa rin yung local industry, yung pag-angkat sa labas, istrikto para at least makabalik na yung industriya. Pero kung yung industriya may threat na pumapasok na may takot talaga, hindi na mag-aalaga. Yun ang situation talaga. Opo, ito talaga ay hamon sa mga manghahamon, di ba? Yan, kasi pero ito ba, Amy, anong mawawala yan sa hapagkainan pagdating ng Pasko? Amy, yes, meron ka bang special na brand ng hapon na binibili? Parang bawal ko sabi. bawal na. O nga, no. Di bale, sa akin, hindi ko na sabihin. Hindi, pwede mo naman sabihin. Homemade, di ba? Homemade. Homemade na mo. Okay. Begin with anong letter? Siyempre, may brand yun. Begin with anong letter? Letter C? Nako, C? Ano klase yun? Hindi ko alam yun. Baka, okay na yan. Hindi, huwag lang hamon, ha? Kasendo tsaka Amy, ito lang sa akin. Naalala ko noong 2010-2011, yung ating butihing DA Secretary, si yung daw Pasko bagong taon, dapat bilog-bilog, di ba? Oo. Dapat gamitin natin local. Di ba? Gamitin natin local. Ang daming bilog-bilog na prutas na local eh. Ayan na naman tayo. Papasubok na naman ako sa palaro mo, Dok. Alala ko na naman yun. Puro bilog-bilog eh. Oo nga. Sige. Pagparatan tayo sa mga viewer natin. Ako, pwede naman, Dok? Sa bilog-bilog? Oo, nanalo ako sa inyo, di ba? Kailangan yung premium po. Kala ko nanalo ka sa Christmas party nung isang araw. Maraming kalaban. Hindi na po talaga ako maasa pagka-raffle po. Malungkot po talaga ako dun. Never pa yata ako nabunot sa grand prize. Ikaw? Ako, Kasendo. Itong sa Federation. Second prize ako. Grand prize ako. Ano nakuha mo daw? Worth 15,000. Mura lang naman. Worth 15,000. Yung para sa yung technology mo dito, pwede kang magsalit. Yung wire. Na pasan na ka ganoon, walang wire. Sabi ng misis ko, tama-tama sa'yo. Sabi niya, total bingi ka. Tama-tama sa'yo yan. Pahiring aid pala. Dok. Pero, ayan, ang dami natin na pag-uusapan. Wala kayo napansin. Ang dami ngayon na tawag dito, yung mga lechon manok. Mapunta tayo sa manok. Ano ha? Tsaka ang sa hirap ng buhay, napansin ko, ang pinakamabili, itlog ng manok. Isa sa pinakamabili, itlog ng manok. Totoo yun. Totoo. Bakit? Ako, ano eh. Kung walang itlog sa isang araw, parang kulang. Everyday kumakain ako ng itlog eh. Morning, no? Siguro dalawa. Minsan, sa gabi, kung gutom na yung noodle, hinahaluan ko ng itlog. ganun. Masarap yung gabi. Nung ako'y bata, may nagsasabi na masama daw araw-araw itlog. Pero ngayon napansin ko sa mga studies, dalawang hanggang tatlong itlog, pwede. Yeah. Ayan. Napag-uusapan natin yan. Mamaya, Dok Sosi, may sasagot niyan para sa atin. Ito ba? May ang resource person ba natin ngayon? Okay, good.
Pero totoo, eh, matagal-tagal na ito sa, pag, sa industriya ng itlog eh. Kaya sigurado okay. Kung masasagot niya na yan, yung mga katanong okay, okay, okay. Na yan. Mamaya po yan sa pagbabalik na mag-agree na tayo. Mag-agree. Mag-agree na tayo. Balik po ang mag-agree na tayo. Kanina, kanina pa lang may pinag-uusapan ng mga luto sa itlog. Pero sabi ko nga, meron tayong mga kasama na eksperto na magtuturo sa atin paano ba yumaman sa industriyang ito. And yung tanong ni Dok Sosie, tama ba na tatlo, dalawa hanggang tatlo pwede natin kainin na itlog sa isang araw? Masasagot po yan. Kasendo, sino po ang kasama natin? Yeah, ang kasama natin si Manong Ray Reynaldo A. At I think matagal na siya nag-itlog, mga 30 years na yata eh. Kasi edad ko na yung ano, yung time na nag-itlog siya, ako pinanganak pala. Ano? 30 years old ka? Hindi naman. 30 years old ka kasi, no? Kaya, ano, eh, kaya makita mo sa... Kasi kung matanda na, makikita mo yun sa buhok. Either puti yan o wala ng buhok. Diba? Ano yun? Pasinabi po! Ayan, ang mga kasama nga po natin ay si Sir Reynaldo Ang. Hello po! Hi! Magandang hapon po sa inyong Ma'am Ami, Kasendo, Doc Sosie. Magandang hapon po. At sa mga tagapakinig at tagapanood ng Mag-agri na Tayo, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan! Hi, Karey! Karey! Yes po. Ang boses mo, pwedeng kang parang... parang announcer, pwede. Pang yung alas 6 ng... Ang ganda, ganda ng boses ni Karey. Salamat po. Ayan. Simulan po natin ang tanungan. Sabi nga ni Doc Sosie, pang radyo daw ang boses ni Karey. Kumakanta po ba kayo? Actually, operado ako sa thyroid. So bumaba na yung aking boses, hindi ko na makaya yung mga matataas. Baritone voice. Okay. Pero kumakanta. Sabi nila po, pagka daw po kinakantahan yung manok, mas marami daw mangitlog eh. Yeah. Kung araw-araw kong kumakanta, masasana yung manok sa environment na may kumakanta sa'yo, normal ang pangingitlog nila. But once na tinanggal mo yung maganda mong boses, maaaring bumaba ang production. Oh, kasama yun. Ang galing. Ah, ganun po pa yun. Ibig sabihin, kapag sanay na sila sa ganoon, dapat manatiling ganoon, hindi pwedeng nagbabago-bago? Yes, yes, Doc. Kung sanay na sila sa ganong environment nila, adjusted na sila, once na binago mo yung environment, may that will be a form of stress sa mga manok natin. So, maaaring bumaba ang ating production. May sinasabi sila na para daw minsan maingay ang gawin mo, maglagay daw ng radyo na lang. So yung radyo dapat consistent na 24/7 gumagana? Kung layers na po sir, Doc, hindi naman ho 24/7 kasi may lighting program din po tayo. So kung nakaayon po sila sa lighting program, nilagyan po natin sila ng music, doon po sila nasanay, magiging normal din po ang production. But once na tinanggal natin ang music, that will be magkakaroon po ng effect sa mga manok 'yon. So dapat yung lightning hours mo, let's say 16 hours lightning hours, dapat yung music mo more or less ganun din. Ganun din po sana. Pero ako po hindi ko po pina-practice 'yon. Ah, okay. Opo. Yung pa naman yung follow-up question ko. Inaunahan na kita. Naunahan ako eh. Okay lang po 'yan. Yan. So ngayon po, and ito sabi nga namin, mga itlog, gano'n po ba kahirap o kadali pumasok sa industriya po ng layer? Well, sa pag-industriya ng layer farm, number one, dapat meron tayong kan eh, ikakakatangian eh. So may buhay ito, dapat ang may-ari hands-on siya. Hindi natin pwedeng ilagak lang sa mga tauhan natin. Dapat tayo mismo, nandoon tayo, at may dapat meron tayong knowledge sa pag-aalaga. So, in any business,
kung hindi natin na matututukan yan, it's a failure. So dapat nakatutok po tayo lagi. Ganun. And also, know-how in the business. Unti-unti matututunan po natin. Oh. Yung mga ano pala, Ray, yung mga alaga mong mga etong mga manok is nag-umpisa ka ba sa sisyu or ano na, yung RTL bang tawag doon, yung malalaki na? Yes. Pag sistema mo? Yes. Okay, Kasendo. Since na nag-start kami ng mag-poultry, ako na nag-poultry na kami since 1968, day old chick ang binibili namin. Kami nag-aalaga magmula day one up to mag-start sila ng lay, up to culling. Kami po ang nag-aalaga niyan. In order na makita namin yung background ng mga manok, alam natin. Kasi sa mga RTL ngayon, pag dumating sa iyo, dati ang RTL tinatawag nila 16 weeks old. But now, dahil scarcity, 14 weeks old na binebenta na sa atin as RTL. But then, at 14 weeks old, hindi pa tayo sure kung complete na ba ang vaccination ng manok o hindi pa. So, for me, I would prepare na mag-alaga ako ng day-old chick up to mangitlog sila up to culling. Bakit importante yung vaccination, yung full vaccination na anong natin doon? Yes. Yeah. Oo. Sa Kasendo kasi ngayon, maraming sakit na rin ng mga manok na preventable. So let us consider talaga yung at 15th week old tapos na talaga ang vaccination nila. Marami po kasi yung vaccination program ang ginagawa ngayon. Not just like ng mga 30 years ago, nasa Newcastle disease lang, bronchitis vaccine lang, Palpax vaccine. Ngayon po, meron na po tayong Gumboro vaccine, may big head syndrome, at saka yung egg drop syndrome na tinatawag. These are all more or less viral diseases na lumalabas after way back na after 30 years noon, ano? So kailangan ito vaccinated, fully vaccinated ang mga layers natin in order to attain na maganda ang ating production, makaiwas tayo sa mga sakit na ito. Sa binanggit mong vaccination, ano bang pinakamatinding sakit doon sa mukhang maraming vaccination na labanggit mo eh. Lima yato, anim, no? So, yes. Ano yung pinakamatindi na nangyayari sa mga farm ng alayer? Okay. Sa case ng Newcastle disease, Kasendo, ito ang mortality mo rito pag tinamaan ka up to 80%, ubos yung manok mo. So, yung mga remaining 20, hindi mo na alam kung magpe-perform ba na maganda yan o hindi. Also sa yung Gumboro, ito up to 60%. Pag tinamaan ka, up to 60% ang mortalities niyan . Sa Palpax naman, these are ang economic loss naman ng Palpax. Pag lumagpas ka sa edad na 10 weeks siguro, magiging kahit na hindi mo sila nabakunahan, maaring makasurvive yung iba. Pero ang mortalities din dito, mga 20%. Sa egg drop syndrome naman, Kasendo, ang production mo ang magsasuffer. Kunyari, nakasa peak production ka na at tumama sa'yo to, biglang magdadrop yan from 90%, magdrop yan up to 40% egg production. And then matagal siyang makarecover. Matagal siyang makarecover. So, napakamalaking halaga nito. In terms of economic loss. So, kailangan kung RTL ka man, kung gusto mo ng RTL, it should be around 16th week old complete vaccination. Huwag tayong kumuha ng mga 14th week old lang. Kulang ka sa vaccination yun. I'm very sure. Aray, yeah. Yung nabanggit mo yung RTL, ang tindi ng presyo ng RTL ngayon. Dok Sosie, dati Dok Sosie, nasa agriculture tayo. Love, supply, and demand po tayo. Yun maybe. Na, yun maybe.
kokonti po yung available RTL ngayon. At noon, it cost around 330 to 350 eh. Seller's market po yan eh. Siguro ngayon, mas umakyat pa puro ng price. Oo. Pero, etong year po na ito, last March to May, ang cost po ng isang day-old chick is around nasa 38 pesos lang po. Mura. Oo. This time of the year, nasa 60 plus na po ang cost ng isang day-old chick. So, tumaas po ng mga 28 to 30 pesos din po. Okay. So, doon po sila nag-adjust siguro sa cost ng RTL. Sa point of economics, Kare, Kasendo, no? Kasendo, kung natin yung importation eh. Hindi tayo nag-i-import ng itlog, tama po ba? Table egg, yes, sir. Oo. At saka yung parent stock to produce the RTL ay hindi rin basta nakakapasok, tama po ba? Meron, pero limited din. Paano po ba yun? May info lang po ako, pero I'm not so sure. May isa po tayong, may mga breeder farm din po tayo. Sila po yung nagpo-produce ng PS na nag-import po mismo ng itlog na po mismo. Itlog na mismo, ha? Yes, Doc. Pero hindi ko lang po, I'm not so sure, ha? Pero may nag-info lang po sa akin. So, because of the scarcity ng day-old chick, nag-import po sila ng hatching egg talaga para ibenta nila as a day-old chick. Instead na magdagdag sila ng breeder, imported na one hatching egg na lang po ang in-import nila. May isang company na gano'n ang ginawa. Okay. Ano kaya yun? Pwede ba kaya? Hindi kaya maano yun? Kasi yung transpo, ano yan? By vessel ba yan o by air? Wala po akong idea, Sendo, no? Pero most probably by air ito. By air. Yes. Kasi ang hatching egg, it takes, kung lang eh, days 21? Lang eh. Yeah. Mm. Oo. So, palagay ko, yung pagka-itlog pa lang sa abroad, in-impake na yan, paksa plane para may transport kagad dito sa Philippines. Oo. Ayan, Sir Ray, mabalik po tayo dun. Kanina, dami nyo binanggit ng mga virus, no? Mga viral diseases. Sa housing po natin, nakakatulong po ba ito sa para hindi tamaan yung mga alaga natin ng mga viral diseases na to? May contribution po ba ang tamang housing, ang tamang structure ng ating mga poultry housing? Yes, ma'am. Malaking tulong po talaga ang housing. It should be well ventilated. Contributory factor po talaga yung well ventilated ang inyong housing, no? Some are resorting to controlled housing, yung tinatawag nilang tunnel vent. Pero in my case, I'm a product of old school. traditional pa rin po yung housing namin dito. Ano yan, sir? May mga pailaw pa rin. Gano'ng ka-importante yung temperature sa bahay ng mga alaga natin? Term doon sa mga nangingitlog? Layer chicken? Tama? Yes, ma'am. Layer house. Mm-hmm. Oo. So, ang temperature, ma'am, ang pinaka-critical sa CCU natin is yung the first 10 days of life. So, dyan, dapat nasa 35 to 36 degrees ang temperature niyan, brooding temperature yan. After that, magkakaroon na sila ng mga pakpak, pabawas naman ang temperature. Ang pinaka-ideal sa manok natin, kung may mga pakpak na sila, is 28 degrees, which is impossible dito sa Pilipinas. No? So, some are resorting to tunnel vent buildings, pero napakalaki naman ng halaga to construct a tunnel vent. And at the same time, napaka-costly dahil sa kuryente, malaking cost yan para sa iyo, monthly kuryente. So, still, I prefer the open-sided housing kami. Yeah. Sa isang housing, for example, ang karga is 20,000.
So, yung 20,000 na yan, eh, pagka nangingitlog na yan, eh, ilang percent ang nangingitlog sa isang araw? Yeah. During their peak production, Kasendo, age niyan, mga nasa 32 weeks old, maaari sila mangitlog ng up to 95% egg production. So, kung 20,000, madaling computation na lang, Kasendo, 10,000, ano? So, kung may 10,000 layers ka, 9,500 ang nangingitlog araw-araw for the first few weeks. Then after that, medyo mag-uumpisa ring bumaba ang production. As they, habang tumatanda ang manok, nagkakaedad, pababa na rin ang kanilang production. Pero hindi naman siya abrupt na biglang bababa unless na-stress sila or nagkaroon ng sakit. Under normal condition, kukuha lang sila, consistent sila sa 94 for a few weeks. Then, mag-umpisa na silang bumaba ang egg production after a while, pagkahabang tumatanda sila. So, yung mga sinasabi nila, araw-araw ba nangingitlog ang manok, eh mahirap i-justify. Gina-justify ko na lang na sa figure. O kung may 1,000 kang manok, on araw-araw yan, 950 ang itlog niyan. More or less, under normal condition. Mga ganun. Karey, sabi mo eh, 30 years ka na nag-aalaga ng layers. Sa 30 taon, ilang beses mo nang halos mabaliw na tayo na pinupukpok mo na itlog dahil walang bumibili ng itlog at lugin-lugi? Yeah, Doc Sosi. Magandang tanong yan. Magandang tanong yan, Doc Sosi. Actually, noong 1974 and 78, that was the time worldwide nagtatapon na ng itlog. Worldwide yun, Kasosi. I remember bakit? That. Bakit? Bakit? That was siguro, hindi ba may mga, minsan may mga studies na, oh, you only eat, dapat we only eat 2 eggs a week. Doon lumabas yun eh, okay. Di ba? Sa mga promotion ng mga, kwan? Nagkaroon ng ganun mga study, kunyari, na ganun. So, bumagsak ang kwan ng mga itlog. So, until such time na ang Israel, makikita mo, nagtatapon lang ng itlog talaga. Sa Pilipinas, hindi natin tinatapon. Siguro yung iba nagtatapon. Pero iba, binibenta na below cost. Below cost. Okay, diba? O kaya, kare, ibigay sa mga orphanage, di ba? Yes. Maibigay. Yes, oo, di ba? Oo. Dinodonate na lang nila, Kasosi. Yes, oo. Hindi lang, itong year na ito, itong kwan na ito, dekada na ito, 20,000. So far, noong 2014 and 2018, yun ang slump na naranasan ko itong dekada na ito. Noong 2018, pumasok ang AI, tinamaan yung mga broiler industry, at the same time, yung layer industry, tinamaan din. So, biglang bumagsak ang presyo ng egg. Follow up question, ano? Sabi mo kanina, yung peak nasa 95 eh. Tapos bababa yan eh. Hanggang sa ikakalmo na yung manok. Yung hanggang anong percent? 70% ang kaling at saka how many weeks dyan? Usually, ngayon na karamihan nag-extend ng kaling time eh. Nasa 100. Actually, sa libro, sa recommendations, 80 weeks old lang. Dapat ikals na. Especially kung naka-program tayo. Let's say, every 2 months, nag-iintay ng day old chick. Every 2 months, nagka-cals din tayo. So, naka-program na yan. So, usually, 80 weeks old. But then, under Philippine condition, na medyo nagtitipid tayo, in-extend natin up to 90 to 100 weeks old ang mga cals natin. Pero, Kasosi, Doc Sosi, depende rin eh. Kahit na 80 kahit na nasa 80% production ka pa, for example,
At ang presyo, napakabagsak naman. Wala kang magagawa kundi i-calls na natin yung mga layers natin. Yun, yes. Oo. Mm. So, sa ngayon, I would say siguro mga 63% dapat i-calls mo na ngayon. Kasi ang presyo ng egg medyo dumive ng konti. Ngayon? Bumababa? Yes, sir. Mababa ang... Kabibili ko pa lang naman. Alam mo, pare. Alam mo, ako'y subtok sa buwan ng negosyo. Para malaman mo, hindi na tatanong ko sa'yo. Dito naman na siya tatanong ko sa'yo. Karamihan ang magbababoy. Dahil ko'y magbababoy eh. No, kami ni Sendo eh. Marami dyan na tinamaan ng ASF, no? African Swine Fever. Nag-convert. Nag-convert sa layer. Eh di babagsak ngayon ang itlog dahil dadami yan. Tama ba o hindi? Anong tingin mo? Actually, Doc Sosi, yan ang naka-forecast sa 2021. Even yung mga breeders natin ngayon, yan ang mga naka-forecast sa kanila. So, with the conversion from swine industry and broiler industry converting into layers, magiging overcrowded naman ng layer industry with the influx of this conversion. So 2021, yan ang ina-expect na ng layer industry. So yung mga old-timer ngayon, nag-iisip na sila kung paano naman ang gagawin naman natin ngayon, no? Yung iba, sabi nga sa akin, Sir Ray, kanyang-ganyan, ano ba gagawin ko? Mamimili na lang ba ako ng itlog kaysa mag-alaga pa ako ng manok para pa itlogin? Sabi ko, hindi ko rin masagot yung mga ganyan mga katanungan. Siyempre nga naman, Doc Sosi, kunyari, sampu lang itong kumakain ng itlog na sinusupplyan mo. Ikaw lang nagsusupply dati sa 10 taong yan. Eh ngayon, may 1 or 2 players na dumating. Eh maghihilahan tayo ng presyo para lang makabenta eh. Diba? Oo nga. Yan ang mga senaryo na nakikita pa lang namin na mangyayari by 2021. Sabi nila, Ray, mga third week of 2021, dyan na magkakabulagaan sa presyo? Actually, Doc Sosi, this year, September, dumive na ang presyo. Yung mga maliliit, nag-umpisa yung mga maliliit na itlog. Kasi may mga new players na nagpo-produce na nung September pa lang. Just like here in Pangasinan. For example, ang isang bagong player nasa Bulacan or nasa Pampanga, even up to Tarlac, nangingitlog na yung manok niya pero wala siyang market. Ang gagawin niya, ipupunta niya sa ibang lugar yan. No? Itong Pangasinan, naging dumping area na nila ngayon. Ang pumapasok dito, coming from other provinces. Kunyari, ang benta nila ron is piso sa kanila. Dito, kahit na 80 centavos, ibebenta na nila. Parang ganun ang pricing. Ha? Yung from 1 peso, dito ibebenta na nila ng 80 centavos kasi nga, excess na nila, hindi na nila mabenta sa area nila. So, nakikita naming scenario by 2021, talagang dadagsan ng itlog. So, ano? Ang isang inisip ko nga, Doc Sosi, ano eh? Yung mga, kasi nag-aalaga rin ako na, ano eh, nag-itlog, ano, no? Nag-produce. Oo, kaya ang inisip ko, nagkukuha ko ng mga magagandang kak na lalaki para susubukan ko i-breed na lang. In case na bumagsak yung itlog, siguro magiging chicken. Kasi yung chicken kulang sa ngayon eh, di ba? Maraming nag-cut dun sa chicken. Or at least may alternative. Oo, pero... Yeah. Yeah, pero ano, Doc Sosi. Pero alam ni Karean, ang layer, ang broiler. Hindi mo pwedeng paghaluin 'yon. Ang sinasap, ang panabong Texas, hindi mo pwedeng dalhin yung layer o broiler sa sabungan. O kaya yung panabong mo, hindi mo pwedeng paitugin. Ko talaga o. Tama ba, Karean?
Pero pala yun. Tama po yun, na Doc Sosi. At kung ang alaga mo ay panabong, magpanabong ka lang. May ganyan karakteristik yan. Tama po yun. Di ba nga, Ray? Sasabungan, hindi mo pwedeng dalhin yung broiler mo, isasabong mo yung broiler mo. Ganyan din, pag layer-layer. Oh. Tama po yun, Doc. Tama po yun. Di ba, Ray? Kung maganda yung resulta, ano, i-adapt na lang ninyo. Sisimula ni Casendo. Eh, pwede yan yung mga yung Czechoslovakiyang free range, pwede yan. Yung Saso, pwede yan. Pwedeng meat type, pwedeng layer type. Pero yung kay Carey, broiler yan. Carey, may tanong ko sa'yo. Anong lahi na sa'yo? The Kalb, Loman, o anong lahi na sa'yo? Lahi po ng kwanto, Doc Sosi, White Leghorn, Loman Strain. Loman Strain, okay. Opo. Opo. Mas, the most efficient pa rin po is yung white leghorn or puting itlog. Mas efficient pa rin po yan. In any case, kahit na may mga tinatawag silang low, brown layer, mas efficient pa rin po yung white layer. Kasi, Kari, ayun, sige ka. Sige, Doc Sosi, bibigyan pa kita bago mag-break. sige. Marami akong gusto itanong eh. I-break muna para mamaya sunod-sunod ako, Amy. Sige. Ayun, break muna natin, oh. Sige po, pansamantala po namin puputulin ang aming usapan. Mag-break po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Doc Sosi, alam ko nakalinya ang mga katanungan mo para kay Sir Ray. Simulan po natin ito. Alam mo, Kare, parang hindi ko alam kung nalalagay ko sa balon, pailalim eh. Nagsisimula akong mag-layer. Kaya very interesting mga itat. Yes, Doc. Medyo nagahang lang si Doc Sosi. Tanong ko sa'yo, halimbawa, na kailan ka bibili ng grading machine? O yung timbang-timbang ka lang muna o assorted ang dapat muna? Doc Sosi, sa umpisa siguro, no? Tingnan natin kung ilan yung population ng layer mo. Kasi kung halimbawa mga 5,000 lang ang layer mo, siguro hindi mo kailangan bumili muna ng egg grader machine. Kasi costly na egg grader machine, it will cost you around 50 to 70,000 yan. Tama. Yeah. So, kung 5,000 lang, mano-mano lang, timbangan lang, and then, pag na-train naman yung tao, kahit na kamay-kamay lang, matatansyan na niyan. Kasi dito sa Pangasinan, ang tao rito, more on sa size as physical size ang tinitignan. Pero sa practice natin talaga dapat, kung may egg grader ka na, by grams talaga yan ang timbang ng large, medium, small. By grams talaga. So, kung mga 5,000 lang ang layers mo, pwede pa sa mano-mano lang muna. Ngayon, kung nasa 10,000 ka na siguro and above, that you need a grading machine na siguro po, Doc Sosi. Okay. Yung presyo ng itlog ay kasing bilis ba ng broiler yan? Weekly ba? Nagbabago yan? O matagal bago magbago ang presyohan ng itlog? Magandang tanong din po yan, Doc Sosi. Well, I would say na consistent ang pricing. Pagka bumagsak, consistent na bagsak. Pagka tumaas naman, consistent na magandang presyo. Oo. Okay. Kaya hindi katulad ng sa broiler, almost one day mataas, one day biglang bagsak, di ba? Uh-huh. Sa atin po, Doc Sosi, is consistent. Kung one month na bagsak ang presyo, talagang one month na bagsak ang presyo. Mababa. Okay. Kung maganda naman ang presyo, one month din pong maganda ang presyo. Iyon po ang nakikita ko lang na advantage po ng layer industry. Sir Ray, so sabi mo ito, yung consistency sa presyo, kung mataas, mataas. Tapos kung mababa, mababa. Eh,
And then sabi mo din, baka 2021, ano na, dumami na talaga yung supply. Kayo, anong preparation ang ginagawa niyo po para hindi kayo maapektuhan na itong mga factors na ito? Ma'am Ami, sa preparasyon, we just continue the business, no? Sa ngayon, naka-cycle kasi kami every 3 months, nagpapasok ako ng sisiw. Every 3 months, nagka-call out din ako. So, tuloy pa rin kami. Tuloy pa rin kami. And sa marketing, yun, pakikisama pa rin sa mga ating customers. And then, we see to it na we are always in good relationship. Although, minsan sa market talaga, yung loyalty ng customer, wala eh. I would say, mga 75% walang loyalty kasi kapag kami na-encounter lang sila mas murang itlog, eh doon sila bumibili. During mga ganitong sitwasyon. So, sa preparation, yun lang naman. Kinakausap ko rin yung mga farm helpers namin na medyo ayusin lang ang trabaho nila para laging on the right track ang aming production. Production na lang ang labanan eh. Pagka ganitong bagsakan ng presyo, mga ganun. Production ang labanan lang, Ma'am Amin. Ayan, speaking of production, eh gaano po ba kadami ang kayang i-produce ng Sunrax? Tama ba ako, sir? Sa ngayon, nasa 36,000 layers lang kami ngayon. Although ang full capacity namin is nasa 42 to 45 yata ang full capacity namin. And right now, we are producing... Ang sinusupplyan nyo po, nationwide o Pangasinan lang area? Dito lang po kami sa mga PIP district of Pangasinan and PIP and part ng 6th district ng Pangasinan. Karamihan po sa amin is sa mga wet market ang sinusupply namin. And some food chain, sinusupplyan din po namin. Di, sa ngayon kasi mataas ang live weight ng boiler ngayon is nasa 110, no? Umabot na ng 110. Yung dress dun sa mga dressing plant, ang bentahan nasa 140 to 145. Di kung mga iba kung pwedeng ikal, di maganda mag-call ngayon dahil itong December, maraming maghahanap ng chicken. And yung mga live weight, balita ko, is kulang, no? Yung mga live na nagbebenta, kulang. So, ito, baka isang opportunity na kung magka-call yung mga layer, pwede mag-call dito, di ba? Yes, Kasendo, yes, tama po yun. Kung kulang ang mga broilers, eh, pwede mag-supply po ng layer cull. But then, Kasendo, iba po ang presyo ng layer cull. Oh, iba po ang broiler. Kasi yung layer cull, noted na matigas. So, kailangan pakuloon pa yan ng matagal. Not just like ang broiler meat, konting prito lang, malambot pa rin siya. Konting tinawala lang, konting laga lang, malambot na siya. So, different po ang texture ng karne ng layer cull and broiler. Mas malambot po talaga ang broiler. So, pati sa pricing po, iba po ang pricing yan. Kung tumaas man ang broiler, meat type, ang layer cull po, baka tumaas din, pero papiso-piso, hanggang 5 piso lang po yan. Hindi kasing tulad ng broiler, pwedeng umakyat agad ng 10 pesos to 15 pesos per kilo. Ang layer cull po, nasa 5 pesos ang increase, up to 10 pesos the most. Ganun lang po ang presyuhan, ka-Rosendo. Tama ka, Ka-Ray. Eh, nung Lunes, bumili ako ng cull eh. Opo. 85 eh. 85, mura. Opo. Pero October 10, 2020, bumili ako, 80 naman. Opo. Ang huling bili ko kanakuan is 85, kaya hindi nga lumalayo ang presyo. Opo. Dok, sa 23, 24, 95 na ang presyo.
Mataas na rin yan. Mahal na rin yan. Mataas ang demand ng mga panahon na yun, Doc Sosi. Alam mo kasi, may nakita ako sa YouTube. Sabi niya, bumili ka ng layer. Yung pagbili mo ng layer, 85. Eh mamaya, mangingitlog na yan dahil binili mo ng layer eh. Oh, yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya palagay ko, paligay. Eh, kukunti na mangitlog eh. Tama po yun, Doc Sosi. At kasi pag nilabas sa farm yan, eh, stress na ho sila. Na, ika nga, nabulabog na po yung pangingitlog nila. Nilagay pa sa kulungan ng mga retailer, mga ilang araw pa po yan, mga isa, dalawang araw, eh, na-stress na po. At nung binili nyo, iniwi sa bahay, bit-bit nyo po yan, na-stress na naman po sila. Pero Karey, yun ang tinatawag na force molting. Maaari mag-force molt naman siya. Di ba? Pwede po. Pwede po. Pero ako po, hindi ko pa po nasubukan yung mag-force molt, Doc Sosi. Hindi ko pa nasubukan yun. Pa po. Okay. Kasi dito sa amin kasi, nakaprogram na po kami ng pag-iin ng day-old chicks na layers at nakaprogram din po kami sa paglalabas every 3 months. So, para po consistent din po ang ating harvest, masupplyan po natin ng tama yung ating mga kliyente. Bakit ko kumpira sa pagbababoy? Mas nagre-reklamo ang kapitbahay sa manok dahil malangaw daw. Layer ba o ang broiler o pareho lang po malangaw? 10 years na po kami rito sa lugar na... Actually, hindi lang po 10 years na may poultry operations dito eh. Since 1980 po, poultry farm na po ito. Tinake over lang po ng Suntrax noong year 2010. Pero dito po, since 1976, poultry farm na po dito. So far po, with the sound management, cleanliness is the key. Nakukuha naman po natin ang mga langaw. Although, tama, may normal population po tayo ng langaw, pero nakokontrol po natin yung kanilang population. Of course, nag-a-apply din po tayo ng mga counting chemical, adulticidal, para humamatay din yung mga adult, para ma-break natin yung kanilang life cycle. So far, wala pa naman po tayong reklamo sa barangay, mga kapitbahay, na sila po'y naapektuhan ng langaw. Unless, Doc Sosi, yung nga sinasabi ko, sa mga tunnel vent, yung mga nag-aalaga ng broiler, nakakulong po yan. Parang naka-aircon type yan. Talagang magde-develop po doon ng langaw. Kasi 28 days, fully developed na po ang from larva to adult na langaw. Fully developed po sila. Pagka during harvest time, binuksan nila yung kanilang tunnel bed, biglang labasan po yung mga langaw. So magre-reklamo po talaga yung mga kapitbahay. Ganun po ako, Doc Sosi. So sa atin po rito, awa naman ng Diyos. Wala po naman nagre-reklamo at namamanage po natin. Sound management lang po, Doc Sosi. Para Doc Sosi, mostly yung nakikita natin na nako-complain yung mga tunnel bed talaga. Maski dun sa area ng Humingan, pati yung nasa Ordaneta, may mga notice of closure. Mostly yung mga tunnel bed ang pinoproblema. Kasi yung pagbukas. Broiler. Yun ang nababalita natin. Yung sa area ng Pilasis, may trinaw si Mayor dati. Ganon din na tunnel bed na nagkaproblema. Napapansin nyo, kami battery type po ang brooding house namin. No? Hindi kami litter type. At saka hindi po kami elevated. Yan. So, dito po namin inalagaan yung mga aming mga sisiu. Napaka kwampo tayo, old school po talaga. Yan. Wow. Hindi naman yung kulungan ang tinitingnan diyan, ang tinitingnan diyan yung ganda ng manok. Puting-puti at saka healthy. Ito po, 5 weeks and 3 days po ito ngayon. 5 weeks old and 3 days. Ganun po. Okay. So, hanggang doon po yan sa dulo. Ganun. Yan. Yung, Karey, yung bubong nyo, ano po yun? Yero? O anong klase pong yung bubong nyo?
Ito po, yero lang po yan. Made of wood. Made of wood and plastic po ito. Plastic na yero po yan. Ah, plastic. Okay. Tapos may naka-monitor lang po. Ayan. Huwag po yan sa cardboard at plastic. Yung kahoy yes. Ko ba kawagin ba yan, Sir Ray? Actually, ito mga kahoy na ito is 1976 pa. Wow! Kahoy na yan. Oo. At ito naman yung mga open window namin. Oo, timati ba yan? Yan, open window po tayo. So, napaka-old school po ang aming poultry farm, Doc Sosi. Hindi po tayo modern. Okay po yan. Tama po yan. Sa akin po eh, yung kuha ko ngayon, Coco Lumber lang po eh. Basta huwag lang mababasa, okay? Opo, matibay din po ang Coco Lumber. Patibay din po ang Coco Lumber. Ito po, aapak lang po tayo sa ating konting gamot. Makikita niyo po ba? Opo, yan. Opo. Kita niyo po? Opo. And this one, dito din po, another brooding house din po ito. Halos parehas din po doon sa una. Yan. Karey, yung bang building mo eh, ang orientation east-west? Ibig sabihin yung isang dulo nasa east, yung isang dulo nasa west o naka north-south ka? East-west po tayo. Opo. Yan. Tama po yan. Tama po yan. So, punta tama po yan. Naman tayo sa ating mga layer house. Sanday lang po. Hindi po kami naka-elevate, Doc Sosi. Yun ang gusto ko makita. At may tatanong ako sa inyo mamaya. Alam nyo, Karey, yung kinumbert ko yung babuyan ko, tumababa lang yung pinaka-flooring. Ito po tayo, Kasosi. Yan. Ganda po niyo. This one is California type of housing. Uh-huh. Yan lang po, yan. California type po tayo. 2-tier lang po tayo. Okay. Para sa akin po eh, sumusunod po tayo sa Animal Welfare Act na hindi sila overcrowded. Okay. Sa bawat butas po, ilan ang nakalagay po dyan, Karey? Dalawa lang po. Dalawang manok lang po. Sa isang butas. Dalawang manok po. Opo. Yan po, pansinin po ninyo. Ito po yung division. Ito po yung another division. So, dalawang manok lang po yan, Kasosi. Doc okay. Sosi, kita niyo po? Apo. Ganda. So, ayan po. Yan. So, hindi po tayo naka-elevate. Hindi po tayo naka-elevate sa flooring. Kung lang po yan. Karey, gaano kadalas niyo pong kahigin yung pinaka-flooring niya dahil hindi naman naka-elevate? Halos once a month po, Doc Sosi. Dati, nabebenta po yung ipot na manok. Ngayon po, como layers tayo, ang mga taga Baguio, namimili na po ng ipot ng manok. Ayaw nila ng mga pang layers. Gusto nila yung mga pang broiler at magaang daw. Kaya sa amin, yung mga ipot ng manok natin, tinatapon lang ho namin sa bukid. Payong fertilizer, direct fertilizer na po. Kasi kuha na po yan medyo compost na. So doon lang po namin as fertilizer lang po ng sa mga palay natin, pang mais, ganun po. Sariling bukid po. Karey, pag nagkakalahig ka, sabi mo once a month, hindi ba nai-stress ang layer natin dyan? Stress po yon. Kung araw-araw po tayong kumukuha ng ipot, sanay na po sila. Pero kapag once a month po, nabubulabog din po sila. Expect yan, after 2 or 3 days, babagsak din po ang egg production. Ganun. Yung ilalim po na sinasabi nyo, yung pinaka-flooring, sementado po ba yon o lupa lang yon? Lupa lang po yon na Doc Sosi. Okay. Ewan ko, teka. Yan, nakita na po. Oh, yung gitna, yung pathway lang. Yan, Lupa lang. Ito po ang pathway ang semento, pero yan po, lupa lang.
lupa po. So, yun po, very very old school. Iniisip ko na medyo mababa din, eh baka hindi po pwede. Nakita ko yun sa inyo, mababa din eh. Kaya pwede pala. Pwede pala. Po. Yun lang po, dapat may may mga contact na kayo sana, may mga bukid na pwede nyo sila sa kanilang ibigay na lang or ano. Pwede rin ibenta yung ipot para source ng fertilizer po yun eh. Apo. Dok Sosi, doon ako kumukuha ng ano, ipot ng manok para sa tanim ng mais ko. Tatanim ako ngayon ng ano eh, good for 10 hectares. Aha. Para sa tupa. Okay, okay. Wala rin tapon yung manok, lahat nabebende, no? Sa ngayon, no, yung ipot ng manok, medyo hindi masyado mabenta. Nandito po tayo ngayon sa egg room natin. Yan. Ito po ang ating egg weighing machine. Naka-break time po yung mga tao, kaya tigil trabaho po muna. Ito po yung mga harvest kanina, ready for classification. Yan. Ganyan din po sa akin, Karey. Yan tray ninyo, ang karga po niyan, 60, tama po ba? 60 eggs yung tray na plastic kong yan. Yes po, 60 po ito. Yan, yan yun ang galing sa loob ng farm. Yan yun ang galing sa loob ng farm, tapos dadalhin nyo sa egg room. Yes po. Tapos, alam po tayo. Ititray naman po sa karton pang pang deliver na. Yan. Okay. Para ho may biosecurity rin po natin. Opo. Ayan. Sir Ray, salamat po sa pag-tour sa amin. Ang ganda po ng kulungan at saka po yung sa production niyo po. Ayan. Okay. Ayan. Balik muna ako sa opisina. Balik po tayo sa opisina. Opo. At i-close ko na rin po kasi malapit isang oras po. hindi, Emmy. Hindi ako papayag na hindi natin ulitin. Ulitin natin talaga yan. Oo, ulitin natin. At saka natin. O sige nga. Yeah. Eh, pwede, kasi no, i-arrange mo nga, puntahan natin minsan. Oo. Yeah. Oo, kailan? Bukas. Bukas. Sa Sabado, Linggo. Bukas, may show pa tayo. Kaya nga. Hindi, pag Sabado, Linggo, kasi no, pasya lang kita. Okay. Anytime lang po. Send sa inyo. Anytime mo rito, Doc Sosi, Kasendo, Mami, welcome mo kayo rito. At basta dadaan lang po kayo sa protocol po. Tama po yun, tama po yun. Dahil livestock po yun eh. Tama po yun. Apo. Tama po yun. Ayan. Ayan. Eh, ayoko mang puputulin at mainit ang pagtatanong ni Doc Sosi. Pero kailangan. Kailangan tuloy. Teka muna, huwag muna putulin. Pahingay muna natin si Karey. Bigyan natin ng 2 minuto man lang para magbigay ng kanyang inspirational message sa mga gustong mag-alaga ng manok, either broiler or layer. Although linya niya is layer. Di ba, Amy? Ayan, nakabawi na po ba, Saray? okay lang. Well, I would say sa mga gustong pumasok sa ganitong harap buhay, sa business, number one talaga is matyaga tayo, hands-on, and pag-aralan po yung sound management. And of course, tatlo po lang ang sikreto nitong pag-aalaga natin ng manok. Number one is breed ng manok. Number two, nutrition. And number three, sound management. Yun lang po. Yun lang po ang dapat natin tandaan. Kung may pera man tayo at hindi tayo nandyan, huwag na ako kayong pumasok. May buhay po kasi ito. Yun lang po masasabi ko po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Reynaldo. Salamat po. At hindi talagang binigay mo salamat sa amin all salamat out. Ang iyong pag-share sa amin na hindi lang information, pati yung mismong structure ng iyong kulungan. Maraming salamat po. At
napaka-humble niyo po at nandiyan na rin po yung inyong puso po sa agrikultura. Maraming maraming salamat po. Kasendo, Dr. G. Thank you. Thank you, Ray. Thank you. Wala, salamat, sa, Ray. Salamat. Welcome po. Welcome po kayong lahat. Okay. Ayan, sa ating mga manonood, hanggang sa muli po, magsama-sama po tayo. Kulang po talaga isang oras eh. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.